we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our places, as your people declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who also is and is to come. Blessed be the Lord. As your people declare your mighty words, blessed be the Lord God Almighty, yes, Lord, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord. Salamat po kami sa Diyos. Salamat sa pribilehyo na magkaroon kami ng relasyon sa inyo. Hindi lang isang relasyon bilang isang church member, kundi yung isang family relationship. Tulungan niyo po kami sa unawa niyo sa amin ang bagay. Magpalakasin niyo kami sa pamamagitan ng inyong Espiritu sa pagkaunawa na talagang mahal niyo kami. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Upo tayo. Kunin niyo inyong mga Biblia at tumayo muna tayo pagkakas sa tayo. Pag-aralan natin sa umagang ito ay hindi ko alam kung sa ilan tayo matatapos, siguro buong week.
ay ito ang pag-uusapan natin. Pumunta muna tayo sa aklat ng Mateo, chapter 6. Mateo, chapter 6, verse 9. Tapos lalaknaw tayo sa John chapter 1. Mateo muna tayo. Chapter 6, verse 9. Kita nyo lang, kasahin natin ang sabay-sabay ng lahat. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama namin nasa labi, sampalin mo kayo ng Ama. Punta natin yung John chapter 1. Verse 11 and 13. John chapter 1, verse 11 and 13. Sign natin ang sabay-sabay na lahat. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. 13. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilap o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Ay, mahaba ang kwento, bakit ito ang pag-uusapan natin. Ang totoo, gusto kong ang talagang tatalakay natin ng matagalan yung The Lord's Prayer. At nung nagbubulay-bulay ako tungkol dito, at sabi ko, maganda siguro turo ko sa kanila yung panalangin ng Panginoong Jesus na itinuro at kung ano-ano yung ibig sabihin ng bawat kataga. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. Hanggang sa dulo. At nung nag-umpisa na ako, Our Father. Masyadong lumawak yung pinapakita sa akin ng Panginoon. Sabi ko, Our Father lang, makabutin kami na isang linggo. Isa natin sa ganito, sino sa inyo niniwala kayo ay anak ng Diyos? Amen. Tandaan ninyo, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging miyembro ng simbahan. Halikayo, lumapit kayo sa akin para maging miyembro kayo ng simbahan. Yung pagiging miyembro kasi ng simbahan, halimbawa, sino sa inyo rito kamag-anak ko? Sila, pamilya. Sa dugo, meron pa bang kamag-anak ko rito? Wala. Pagka magkamiyembro lang tayo ng simbahan, hindi ibig sabihin nun na may relasyon tayo biologically. Pero sa Diyos, ang pagkatawag niya sa atin ay maging mga anak. Yun nga yung natatandaan ko na palagi itinuturo ni Pastor Jordan, ang pagkakakilanla natin palagi ngayon. Saan church ka dumadalo? Kaya pag kayo ng tanong, hiwalay-hiwalay na agad tayo. Ay ako sa ganitong church eh. Ay ako sa ganitong church. Pero kung ang pagkakakilanlan ng mga mananampalataya ay yung pagiging anak ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Anak ako ng Diyos. Hindi mahalaga kung ano pangalan ng church mo, ang mahalaga, anak ka ng Diyos. At pagka ganun ang tingin natin sa isa't isa, hindi madidivide yung katawan ng Panginoon. Alam natin na pagka nadaanan natin yung ibang Christian church, ay ibang pangalan ng church nila, pero kaisa namin yan kasi anak ng Panginoon yan. Paano tayo nagiging anak ng Diyos? Binasa natin sa John chapter 1. Ano sabi ron? Merong binabanggit rito na dapat maintindihan natin. Verse 11. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging... Sino yung kababayan dito ng Panginoon? Ito yung mga taga-Israel. Mga mamamayan ng Israel. At sino yung Israel?
Sino ito? Si Jacob. Binago ang kanyang pangalan, ginawang Israel. At yung mga Israel, sino ang tatay ni Jacob? Isaac. Sino ang tatay niyan? Si Abraham. Yung mga Israelita, isa sa pinagmamalaki nila ay mga lahi sila ni Abraham. At pagkalahi kami ni Abraham, mga anak kami ng Diyos. Pero nung sabi nito sa John, nung dumating ang Panginoong Jesus, hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesus. Kaya, hindi sila, sabi nito, pero yung mga tumanggap at sumampalataya sa Kanya, yun yung binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi pala lahat ng anak ni Abraham ay anak ng Diyos, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pumunta kayo sa aklat ng Mateo. Chapter 3. Mateo chapter 3. Verse 7. Mamaya babalik tayo sa John chapter 1. Ha? Ano sabi dyan? Nung nagbabautismo si Juan Bautista, may mga dumating na ibang mga Israelita rin ito. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos?" Lahi raw ba sila ni Abraham? Lahi raw sila ng ahas. Sa Biblia, alam natin kung sino yung tinutukoy na ahas dyan. Sino? Satanas. Kung tunay na nagsisisi kayo sa mga kasalanan nyo, patunayan nyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito ay magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Kaya sila naging mga lahi ni Abraham kasi sa dugo. Pero sabi ni Juan Bautista, itong mga bato na ito, kaya rin gawin ng Diyos yan na lahi ni Abraham. Hindi mahalaga yung dugo ninyo, yung biological na pwede nyo sabihin, lahi kami ni Abraham? Pag hindi kayo kumikilala sa Diyos, anong sabi ni Juan Bautista sa kanila? Lahi kayo ng ahas. Ganon din naman yung mga kumikilala sa Panginoon, sabi sa John 1:12. Yung mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus, yun yung binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi kayo mga Israelita, pero kayo ay lahi ni Abraham. Relationship na pagiging ama. Gusto ko malaman yun, no? Ang daming pwedeng banggitin tungkol dito na technical na bagay. Pero dumiretso na agad tayo dun sa talagang layunin ng Diyos, relationship. Palagi ko sinasabi sa inyo minsan, ang mga Christians, ang relationship nila sa church. Ang relationship hindi sa Panginoon, kundi sa simbahan. Pagka may ginagawa sa simbahan, active. Kaya marami mga simbahan, kailangan may activity tayo, kailangan para masigla ang mga tao. Pag walang activity, hindi masigla. Hindi ganun ang layunin ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, yung mga tao ay may relasyon talaga sa Kanya. At kaya ka maapoy, kaya ka pumupunta sa church, kaya ka naglilingkod, dahil may relasyon ka talaga sa Ama. Doon sa Matthew 6, verse 9, yung binasa natin. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama naming nasa langit. Ang Panginoong Jesus ang talagang nagturo nito, ang totoo, sa Old Testament. Binabanggit na yan na ang Diyos na nasa langit, ang turing niya sa mga tao na naniniwala sa Kanya ay anak. Sa Salmo 103, tingnan niyo sa Psalms. 103. Verse
verse 13. Psalm 103, verse 13. Sabi rito, kung paano ang ama ay nahahabag sa kanyang mga anak, ang Panginoon ay nahahabag din sa mga may takot sa kanya. Exodus 4. Bigyan ko lang kayo ibang mga verse, na, mga ilang mga verse na nagpapatunay na Old Testament pala, ang relasyon talaga na gusto na ng Diyos sa mga tao ay yung ano, family relationship. Exodus chapter 4, verse 22. Basahin natin. Ready? Go. Pagkatapos, sabihin mo sa kanya, sinabi ng Panginoon na itinuturing ko ang Israel na panganay kong anak na lalaki. Isaiah 64, verse 8. Isaiah 64, verse 8. Sayin natin, Isaiah 64, verse 8, tayo lahat. Pero, Panginoon, kayo pa rin ang aming ama. Ang katulad ninyo ay magpapalyo at kami naman ay parang puti. Kayo ang gumawa sa aming lahat. Kayo pa rin ang aming Old Testament pa lang, ang gusto na talaga ng Diyos, yung relasyon sa Kanya. Ngayon, pagdating ng Panginoong Jesus, hindi na lang yung Israel. Kasi sa Old Testament, pag binasa natin yan, tungkol sa mga Israelita lahat yun. Pero pagdating sa bagong tipan, hindi na lang yung mga Israelita ang pwedeng makapagsabi na ama nila ang Diyos. Lahat na ng lumalapit sa Panginoong Jesus ay binibigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Roma chapter 8 tayo. Anong oras na? Tama ba yun? Okay. Anong oras na sa'yo? Okay na po yun. Okay, no-explain ko na yun. Kasi titigil rin ako at tutuloy ko na lang bukas. Romans chapter 8. Umpisa natin sa 12 para medyo may context. Roma 8:12. Basahin natin. Kaya mga kapatid, huwag na tayong mamuhay ayon sa ating makasalanang pagkatao, sapagkat mamamatay kayo kapag mabuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Pero mabubuhay kayo kung susupili ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. 14. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. 15. At ang Espiritu na tinanggap nyo ay hindi kayo ginawang alipin para muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. 16. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. 17. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana sa mga pagpapalang inilalaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayo kasama. May sinabi rin si Apostol Pablo sa verse 16. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang Holy Spirit at yung Espiritong nasa sa loob mo, nagko-connect yan. Yun ang nagpapatunay sa iyo. Nung wala ka pa sa Panginoon, hindi mo maangkin na anak ako ng Diyos. Pwede mo siguro sabihin, ako'y Katoliko. Dumadalo ako sa ganitong church. Pero once you have a relationship with the Lord, once you have a relationship with the Heavenly Father, alam mo yan. Hindi mo masasabi na, ay, Christian ako kasi ang dami ko ng sa ulong verse sa Bible. Anak na ako ng Diyos kasi ang dami ko ng alam na kanta. Hindi. Ang magpapatunay sa iyo ay yung
Holy Spirit na umuudyok sa iyo. Pagkatatanungin ko kayo ngayon, hindi ka anak ng Diyos, anong mararamdaman mo sa loob? Merong, alam mo, alam ko minsan, pumapalpak-palpak ako, pero meron ng umuudyok sa iyo sa loob. Kaya nga sabi ko sa verse 12, itigil nyo na yung paggawa ng mga kasalanan na yun. Kasi pagka gumagawa ka ng kasalanan at anak ka ng Diyos, merong nangyayari sa iyo sa loob, may kumukontra na sa iyo. Mga kapatid, mga anak talaga tayo ng Diyos. At nung ang Panginoong Jesus ay nagtuturo sa mga alagad niya, sabi sa Luke 11, no? Tignan nyo sa Lucas chapter 11. Matapos na yung oras, ngayon pa lang ako pinagat. Luke chapter 11 verse 1. Sabi rito, minsan ay nananalangin si Jesus sa isang lugar. Pagkatapos niyang manalangin, sinabi sa kanya ng isa sa mga tagasunod niya, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginagawa ni Juan sa mga tagasunod niya. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung manalangin kayo, ganito ang inyong sabihin, Ama, sambahin nawa kayo ng mga tao, naway magsimula na ang inyong paghahari. So Jesus was praying, nandoon siya sa malayo, at yung mga alagad niya, o na magtanong. Nagtanong yung isa, Ama, ano, Panginoon, turuan nyo naman kami mag-pray, o. Alam nyo ba sa Old Testament, walang sinabi dyan na walang gaanong maliwanag na formula o paano lalapit sa Diyos, paano mananalangin. Ang karaniwang ginagamit nila dyan ay Heavenly, Our Father, God, o Lord, o Diyos, ni Abraham, Isaac at Jacob. Hindi nila alam kung kaya yung mga common na mga tao, hindi natin mabasa rito yung na pag nananalangin sila, Our Father o Ama namin. Pero may sinabi sila rito. Si Juan Bautista raw, tinuruan niya yung mga tagasunod niya kung paano manalangin. Sino si Juan Bautista? Yung nagbautismo sa Panginoon. May mga alagad rin siya. Hindi na naisulat pa paano nananalangin yung mga alagad ni Juan. Pero mayroon silang paraan ng pananalangin. Kaya sabi nitong alagad, turuan mo rin kami, paano kami manalangin? Yan ang Panginoon, oh, sige, ganito kayo manalangin. Ama namin. Tawagin niyo ang Ama. Marami pa akong sasabihin, no? Itutuloy ko na lang bukas. Pero, ang prayer ko, itong week na ito, ay matuklasan natin na talagang may relasyon tayo sa Diyos. Ano niyo bang napakapalad natin? Yung Ama niyo ay Diyos. At pagka totoong Ama mo siya, anong katangian ng isang totoong Ama? Hindi ko alam kung anong katangian ng Ama ninyo. May mayroon dito na close sa tatay. Mayroon iba close sa nanay. Mayroon dito patay na ang tatay. Mayroon dito buhay pa kahit lolo. Alam niyo ba ang sinasabi ng Panginoon? Anak kayo ng Diyos. Kaya pagka lumalapit kayo sa Kanya, gano'ng kadalas kayo mag-pray na, Ama ko, o Daddy, merong isang nag-composed, OFW siya sa Israel, Sylvia Garcia. Hindi ko alam ang kapilido niya ngayon, ang asawa niya. Ikaw ang aking tatay, ang tatay ko mahal. Kailan tayo nag-pray na ano? Ama ko. Kaya Dad. Alam niyo yung binasa natin sa Romans chapter 8? Sa English man, Abba Father. Yung Espiritu maraw, pwede kang tumawag sa Ama na Abba Father. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng Abba? Para yan mula dun sa salita ng bata. Paano tumawag ang bata ng tatay? Abba, Abba. Na very close, na papa. Mga kusino yung mga magulang nito. Di ba tuwang-tuwa ka yung unang tawag sa iyo ng anak mo? Daddy. Yung mga anak ko, lagi ko na ikakwento yan. Ang maliliit yan. Tinatawag ito, si Shalil. Sino kamukha mo? Tatay! Asak ka ba?
Okay. Sino ang kamukha mo? Di ba napakasarap nun? Alam nyo ba? Pagka nag-pray tayo, hindi ko nga alam bakit pagka na-assign ka na MC, opening prayer, ang isip agad natin ay yung parang formal na ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero sabi ng Panginoon, kung manalangin kayo, ganito kayong manalangin, ama namin. Ang sinasabi ng Panginoon, kung lalapit ka sa Diyos, tandaan mo, may relasyon ka sa Kanya. Itong week na to, subukan nyo, tuwing magpe-pray kayo. Ama, tatay, dad. Minsan, kaya tayo hindi makalapit na sa Panginoon na gano'n. Naisip agad natin yung kasalanan natin. Ah, kaya nung tawagin tatay, kababagsak ko lang yun. Huwag kayong mag-alala. Ilinis kayo ng Panginoon. Amen? Itong mga anak ko nito, pagka pinalo ko yan, anak ko pa rin yan, kaya ako nga pinapalo. At ang gusto natin, alam niyo yung mga maliliit na bata, pagka pinapalo, ano ginagawa nila? Oo, lumayapap sa magulang, lalong dumidikit sa magulang. Mga anak tayo ng Diyos. At yung pagiging anak natin sa Diyos, ano yung sabi sa John 1:12? Hindi yan sa physical. Sa spirito yan. Simula nung nanampalataya tayo sa Panginoong Jesus, inilagay ng Diyos ang spirito niya sa atin. Kaya meron na tayong element ng Diyos sa ating katawan. Bago na tayo, kaya nga sinabing born again. Bakit ka born again? Naipanganak ka. Kaya ngayon, anak ka na kasi naipanganak ka sa Espiritu. O tumawag kayo sa Panginoon. May problema kayo sa trabaho? Ama, yung limpan ko. Eh minsan, ang ama natin, FD naman ang umpisa eh. Hindi nga lang father, Facebook. Nagka-problema ka rin, taka agad sa Facebook. Oh, my Facebook. Feeling lonely. Pero tuklasan natin sa bawat araw. Marami pa tayong pag-aaralan tungkol dyan sa the Lord's Prayer. Ama namin, mahal ka talaga. Hindi ko alam, sino sa inyo rito, huwag na kayo magtaas ng kamay, hindi nyo naramdaman ang pagmamahal ng Ama. Alam niyo, mahal kayo ng ama natin sa lahat. Dati may kausap ako sa sentro na maganda. Sa service, at sa sermon ako. At bigla akong nag-inspire ng Panginoon para sabihin, yung mga matatanda po rito, hindi patay ang ama ninyo. Ang totoong ama ninyo, buhay po. Ang ama ninyo sa langit, kaya huwag niyo isipin na ulila na kayo. Siguro sa physical, ulila ka, pero sa totoo. Bakit sinasabing sa totoo? Kasi ang totoo, ang tao naman, kaya naman nagkabuhay yan eh. Dahil ba may lolo? Hindi, yung hininga ng Diyos. Kaya naging tao tayo. At nung ikaw ay kumilala sa Panginoon, yung hininga uli ng Diyos, ang banal na Espiritu ay pumasok sa iyo. Binigyan ka ng Espiritu ng Diyos. Gusto ko magtapos doon sa aklat ng Lukas. Hallelujah. Magtulungan ako ng Panginoon na ma-share pa ito ng mas maayos. Lukas. Lukas chapter 3. Umpisahan ko sa verse 33 na lang. O, 35 na lang. Hindi, 33. Sige. Lukas chapter 3, verse 33. Na anak ni Aminadab, si Aminadab ay anak ni Admin, na anak ni Armi, si Ari ay anak ni Esron, na anak ni Perez, si Perez na anak ni Judah, na anak ni Jacob, si Jacob ay anak ni Isaac, na anak ni Abraham, si Abraham ay anak ni Tera, na anak ni Nahor, si Nahor ay anak ni Serug, na anak ni Reu, si Reu ay anak ni Peleg, na anak ni Eber, si Eber ay anak ni Shelah, na anak ni Kainan, si Kainan ay anak ni Arpaksad, na anak ni Shem, si Shem ay anak ni Noe, na anak ni Lamech, si Lamech ay anak ni Methuselah, na anak ni Enoch, sabayan niyo ako. Si Enoch ay anak ni Jared, na anak ni Mahalalel, si Mahalalel ay anak ni Kainan, na anak ni Enosh,
si Enos ay anak ni Seth na anak ni Adan, at si Adan ay anak ng Diyos. Hindi po sa ugoy nagmulang ang tao. May pinagkumpisaan siya ang hininga ng Diyos. At nung dumating ang Panginoong Jesus, yun ang gusto ng Panginoon na ma-i-connect ulit sa atin. Yung langit at lupa, yung langit at impyerno, consequence na lang yan ng relationship natin sa Diyos. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, dahil may relasyon ka na sa Diyos, yung may-ari ng langit ay tatay mo, kaya ka pupunta sa langit. Pero it was never about heaven first. It was always about relationship muna. Yung iba, kahit wala masyadong relasyon sa Panginoon, basta mag-iingkod ako mabuti para sa langit, kakamali ka. Kaya ka pupunta sa langit dahil sa relasyon, hindi dahil sa ministry. Amen? Tiyatuklasin natin yan. Itong buong araw na ito, tuwing magpe-pray kayo. Sa pagkain, meron ba sa inyo nagpe-pray pag kumakain? Ayun, Ama, salamat po sa pagkain ng ito. Papasok na kayo, Ama, salamat po sa inyo. Trabaho. Salamat sa pag-iingat, Ama ko. At tignan natin kung ano mangyayari. Kung ma-recognize natin sino tayo sa Diyos. Hindi muna tayo church worker. Hindi muna tayo servant of the King. Hindi muna tayo soldier of Jesus Christ. Tayo muna ay son, daughter of the Heavenly Father. Amen? Tayo manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa inyo. Panginoon, anumang pakulangan sa aking pagtuturo ay maninig. Pero dinadalangin ko po, Ama, sa mga susunod na araw na ito, matuklasan uli namin na it was meant to be a relationship with you. Pakita niyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, na kami ay inyong mga anak. At kayo ay totoong mga anak na nagmamalasak, hindi nawawala, parang nakatingin. Ama, pagpalain niyo nga po ang bawat isa, mga papasok sa trabaho, at ang lahat na nagtatrabaho pa ngayon. Salamat po sa inyong pag-iingat. Salamat sa inyong biyaya at habang. Salamat sa mga pagpapala, sa mga pagkakataong binibigay niyo para kami ay makapagpuri at maging saksi niyo para sa mga taong nakakasalanan namin. Salamat po, O Diyos. Pinupuri namin kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.